Hello mga tangyaw, welcome to my channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, I just click the subscribe button down there. So today, our video, gusto ko lang po sanang i-share ang bagong camera na bala kong gamitin sa aking pagbablog. So sa mga bagong YouTuber na tulad ko o tulad nyo, tulad ko din ba kayo na naghahanap ng camera na gusto natin yung bang pag nasa outdoor tayo, yung malinaw yung camera, wide screen, tapos yung pwede natin gamitin kahit na nasa sa ilalim ng tubig, yung bang yung waterproof siya ganun. So ako kasi ang tagal ko nang naghahanap ng camera na gusto kong gamitin kasi yung bang hindi siya ganun kamahalan, hindi din ganun ka sensitive masyado. Tsaka yung pwede ko siyang i-connect sa cellphone ko. Tapos yung talagang yung camera niya is malinaw talaga. So ngayon, i-share ko lang po sa inyo kung ano po itong camera na bago kong gagamitin sa aking pagbablog. So wait lang po at papakita ko po sa inyo. Ito po siya mga pangyaw. Ang tatak po niya ay SJ Sky Suptig Sport Camera. Bali ano po siya 2K tapos 12 MP po at 30 meter water resistant po siya. Yan po siya. Bali ito po yung pinaka case niya. Yan yung pinaka case niya, natatanggal po yan. Bali po, yan po, kahit po ilublob natin siya sa tubig. Kung halimbawa pong tayo ay nasa beach, hindi po siya mababasa sa loob. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano siya buksan. Dali lang po ah. So, ayan po siya yung camera po. Yan po, SJ Sky po. Bali po, may wifi po siya. Bali yung wifi po niya, ang gagawin po natin, i-connect po natin yan sa ating cellphone. Pero bago po natin i-connect yan sa ating cellphone, dapat po ay magda-download po na tayo ng apps niya. Bali, i-scan po natin itong barcode po na ito. Tapos po, pag na-scan na po natin siya, bali, yung kung ano po yung lalabas na apps, yun po yung i-download natin sa ating cellphone. Tapos po, pag na-download na po natin yun sa ating cellphone, bali, i-connect na po natin siya sa wifi mismo nitong camera na to. Bali po, pag na-connect na po natin siya, so pag po halimbawa na nag-take po tayo ng video dito gamit tong camera na to, bali yung video po na yun eh naka-connect na din po sa ating cellphone at pwede na rin po natin siyang i-download para po hindi na po natin kailangan na maglipat pa ng memory card sa cellphone natin. Pero pwede rin naman din natin ilipat yung memory card sa cellphone natin kung gusto natin dahil meron din naman po siyang memory card. Bali ipapakita ko po sa inyo kung paano siya bubuksan. Kasi po ito po yung pinaka case niya na pwede po siyang ilublog sa tubig. Basta po kailangan gamit po yung case niya para po hindi siya mabasa sa loob. So, papakita ko po sa inyo paano siya buksan. Napakadali lang po. Bali ito, may lock siya. Tapos angat lang po natin diyan. Tapos, yan na po siya. Maliit lang siya actually, pero maganda siya kasi yung bang hindi siya mabigat, tapos siya kahit saan pwede nating bitbitin. Kahit nga maglakad tayo sa kalsada, hawak natin 'to, okay lang kasi maliit lang siya, hindi siya ganun ka yung kahirap dalhin. Dali lang ha, daan-daan ko lang. So, ito po siya. Yan po. Bali, open lang natin. Ito po yung switch on niya. Sensya na kayo ha, kung sa sahig ako nakaupo. Kasi talagang, dito lang kasi ako sa bahay ng amo ko eh. Bawal kasi ako sa lamesa. Kaya talagang sa sahig ako nakaupo.
So ito, open natin siya. On natin. So pag in-on natin siya, iilaw yan. Iilaw siya. Tapos ayan po yung camera niya. Bali, madali lang naman po siyang madali lang naman po siyang gamitin kasi may mga instruction naman po. Inside po nitong box na to, nandiyan na po yung mga complete accessories niya. Tapos meron na rin pong guideline book na pwede nating basahin para i-guide tayo kung paano natin siya gagamitin. Pare palang katulad lang din po ng mga digital camera na gamit po natin. Ganun din po siya. Yan po. Pakita ko sa inyo. Yan siya. Maliit lang siya, pero pag nilagay siya sa YouTube, malinaw yung camera niya. Mamaya po, ipapakita ko po sa inyo yung konting video lang po. Gamit ko po ito. Papakita ko po sa inyo mamaya. Up natin siya. Sa totoo na mga pangyaw, mura lang siya eh. Sa Hong Kong dollar, ito po ay nagkakahalaga ng 500 Hong Kong dollar. Bali po, sa Philippine money po, siya po ay nasa 3,500 pesos. Ganun po. Konting taas lang po. Wala pa pong 4,000. So, hindi naman siya ganun kamahal. Pero maganda siya kasi kahit saan pwede natin siyang bitbitin. So, gusto ko lang i-share to kasi para dun sa mga bagong YouTuber na tulad ko na naghahanap din ng outdoor camera. So, pwede ko po tong i-recommend sa inyo. Pakikita ko po sa inyo mamaya kung gano'n po siya kalinaw. So, itatabi ko na po muna ito at ipapakita ko po sa inyo yung video po na gamit ko po ito. Sa ngayon po kasi hindi pa po ako makapag-vlog po ng ibang mga outdoor vlog po kasi lalo na po ngayon panahon po ng coronavirus. Medyo limitado po kasi ang namin sa labas. Hindi ako makapunta sa ibang lugar na gusto kong puntahan. Kasi po ngayon po medyo naghihigpit din po ang government dito sa Hong Kong. Dahil nga po sa marami din po na bilang ng mga tao na may virus dito. Kaya ngayon po talagang hindi ako makapag-outdoor vlog. So, siguro gagamitin ko siya pero siguro hindi pa sa ngayon. Kasi nga dito lang ako sa bahay. Pag day off ko naman, hindi naman, dun lang naman ako sa mga park. So, hindi ako makapag outdoor vlog sa mas malalayong lugar. Yan siya. Pakita ko sa inyo yung mga accessories. Yun po, mga accessories ko. Yung charger, yung pang-wipe po ng screen, yung pinaka-screen po ng camera. Tapos po, ito po yung mga niya. Kasi iba-iba po yung klase ng mga stand niya. Pwede po siyang ilagay sa helmet, kung halimbawa po na tulad niyan, sa mga mahilig po magmotor at nagbabiyahe po sa kalsada madalas, pwede nyo po siyang ilagay sa loob ng kotse nyo. O kaya sa mga nagmumotor, pwede nyo siyang ilagay sa ibabaw ng helmet nyo. Para habang nagbibiyahe kayo, meron kayong camera na kahit papano guide nyo para in case man na anumang mangyari sa inyo na aksidente or kahit papano makukuha na ng camera. O kung halimbawa man na tulad nun sa kotse, halimbawa bumibiyahe kayo, nabunggo kayo ng ibang kotse sa likuran nyo or sa harapan nyo, at least may camera kayo na makukuhanan ng video kung sino yung bumangga sa inyo. Ganun. So, maganda siya kasi kahit sa biyahe natin, pag nasa kotse tayo, pwede natin ito gamitin. So,
So, ayan po yung mga accessories niya na pwede po siya talaga ilagay kahit sa kotse, kahit sa ano, sa kahit nga po sa ibabaw lang ng helmet natin pag nakabike tayo, nakabisikleta, nakamotor, pwede siya. So, ayan po siya. Kompleto po lahat yan siya sa loob. So, sana nga po talaga mawala na yung virus eh, kasi pag nawala na yung virus, madalas kasi ako mag-swimming. Nag-aaral kasi ako mag-swimming. So, gusto ko talaga siyang gamitin pag nag-swimming lesson ako. Kasi maganda siya sa tubig. Di siya nababasa. Mga pangyaw, ito na po yung ating sky SJ Sky Suptig camera. So, kung titingnan nyo po, ayan po siya, malinaw po siya. Yan po. Ganyan po siya kalinaw. Tsaka kahit igalaw-galaw mo yan, yan. Hindi po siya yung nag-chachapin na ganun. Katulad sa cellphone. Ayan, malinaw po talaga siya. So, mas maganda talaga siyang gamitin sa outdoor. So, dahil hindi ako makalabas, itong dito lang ako sa bahay, ayan lang ang makuhanan ko. Pero at least kahit papano, naipakita ko sa inyo kung gaano kalinaw yung camera niya. Ayan, kahit igalaw-galaw ko yan, ayan. Ayan, hindi siya nag-chachapi na katulad sa cellphone. Ayan, ayan siya. So, sana sa mga katulad ko na bagong YouTuber na naghahanap din ng outdoor camera, sana ay makatulong sa inyo to na isang choice kung gusto nyo rin mag-try bumili ng ganito. Ayan. Sana po nakatulong po ang ating video. Hanggang dito na lang po. Salamat po. Bye-bye.